Si Fermin, hindi man lang sumasagot. Ah, akala ko naman kung ano na. Papa! Nawawala po yung mga toys ko, Papa. Ano? O sige, hindi bali, hanapin natin, ha? Hanapin natin, ha? Uy, Fermin! Kanina pa kita hinahanap, ha? Ba't di ka sumasagot? Galing po ako sa labas, eh. May pinatay po daw kahapon, yung mga basurero. Ang nakapagtataka daw po, may bakas ng maliliit na paa. Parang bata daw yung tumira. Ay, naku. O sige, sige, di ba? Hanapin natin, ha? Kung bahala, hanapin natin. I need to know kung saan ang galing yung doll na yun. Malakas ang kutub ko na siya yung pumatay dun sa mga basurero. Pero bakit niya gagawin yun? Pagmamahal ng isang ina ang binigay ni Dorothy Cruz sa kanyang manika. Ito ang napatunayan ng hanggang sa kanyang huling sandali ay ito ang kanyang kapiling maging ang naulilang asawa na si Manuel ay magpapatunay sa kakaibang turing ni Dorothy sa manika. Hello? Hello? Pwede ho bang makausap si Mr. Cruz? Manuel Cruz? Ito nga, bakit? Tungkol ho to sa asawa ninyo. Niloloko mo ba ako? Matagal nang patay ang asawa ko. Tulungan niyo ho kami. Meron ho kasing manika yung asawa ninyo. At napulot ho to ng kapatid ko. Hindi ko ho alam kung bakit pero natatakot ho ako na baka saktan niya kami. Ano hong dapat namin gawin? Naguguluhan na ho ako. Masaya kami noon. Lalo na na magkaanak kami. Matagal naming hinintay magka-baby. Pero binawi din siya agad sa amin. Nagkasakit at namatay ang anak namin. Simula noon, nagbago na si Dorothy. Bumili siya ng manika at tuon umikot ang mundo niya. Itinuring niya itong anak. Sabi ng doktor, tuluyan nang nawala sa sarili si Dorothy. Hindi ko alam kung mapapabuti o mapapasama sa kanya kung kukunin natin sa kanya ang manika. Dorothy, manika lang yan. Hindi mo yan anak. Anak ko to! Anak ko!
Manikal! Honey, it's okay. Huh? It's okay. Relax lang, okay? Honey! Anak ko to! Sabi ko, anak ko to! Nurse! Honey! Honey! Honey!